Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my channel. So, our topic for today is about anxiety. Kasi maraming nagtatanong sa akin about nito sa messenger na anong feeling yung mga symptoms about having anxiety. Kasi ako, nung umpisa ako dito mga few years, nagkaroon ako, first time ko nagkaroon ng anxiety, it was in the bridge na papunta ako sa aking trabaho. And then, I think it was 7 degrees. So, syempre sa Pilipinas, hindi naman nagda-drop down yung temperature sa atin. So, doon ako nagka-anxiety, na first time ko nagka-anxiety, na yung mga symptoms na first ko naramdaman is yung palpitation niya, yung heartbeat ng aking yung heartbeat ko is very kumakabog, na hindi mo maintindihan, and then na pumasok na ito yung nasa isip ko, na it was really worried, na there always have a lot of na bugging in my mind na hindi ko maintindihan, and they always said that you're going to die and it and a lot of a lot of negative, and then you're feeling like the tense of your body is really like very intense your body, and then to the point na nagkaroon ako ng hyperventilation, which means hyperventilation is too much taking oxygen, na like that, na kung nagkakaroon ka ng anxiety, para kang nasusuffocate, parang hindi ka makahinga. And yun yung first experience ko nung nagkaroon ako ng anxiety. And every time palagi siyang umaatake, may mga time na araw-araw siyang umaatake, na hindi ko talaga maintindihan bakit ako nagkakaganoon, and to the point na na minsan pag umaatake siya, hindi talaga ako nakaka-focus, kasi yun talaga yung mga symptoms na you are hindi ka nakaka-focus sa trabaho mo, hindi ka nakakapag-concentrate ng pag-iisip, kasi may mga bagay-bagay sa iyong isipan na hindi mo maintindihan, and then yung feeling mo na you are very overwhelming, na hindi mo maintindihan yung overwhelming mo, and yung yung pinaka-trigger talaga is yung pag nagkaka-hyperventilation ako, and then yung to the point na parang naninikip yung dibdib ko. It's because hindi yun sa dibdib ko, it's because I take a lot of air, na tapos yung muscle ng chest ko is parang bang siyang nagtetense. So yun, kumbaga naghalo yung maraming oxygen na aking na-take, tapos yung tense ng aking body, because I'm trying to resist it, I'm trying to resist it, na I don't want this, but the more I resist it, the more it's kumbaga nag-regrip talaga siya yung tense sa aking katawan. So, and then after the attack, yun, nagkakaroon ako ng fatigue, na palagi akong pagod, na gusto ko lang matulog, and ayoko pag nangyayari yung anxiety ko, kasi parang nag-iiba yung sarili ko, na hindi ko talaga maintindihan. So yun ang ayaw ko sa anxiety nung time na yun, ang anxiety ko. And mahirap siyang intindihin, mahirap, kasi hindi mo maintindihan yung sarili mo, para kang mababaliw, parang hindi mo maintindihan, and especially pag umatake siya, kasi yung isip mo, hindi ako makahinga, parang nas na ano ka ba, parang natatrap ka sa sarili mo, na pero sa actual sa panlabas, parang normal ka lang na nakakahinga ka naman, pero yung isip mo, tapos syempre sa isip mo hindi ka makahinga, and then that's why you feel like dizziness, kasi marami ng oxygen na natitake mo sa loob mo. So yun ang mga yung mga sintomas, and then palpitation, and then sweating. Yun talaga ang pinakamahirap pag
first time mong ma-experience yung anxiety kasi hindi mo maintindihan. Para ka talagang atakihin sa puso, para kang mamamatay, para kang mababaliw na hindi mo maintindihan. Yun ang first time na ano ko. And then yung treatment naman kasi nagkaano lang ako talaga, parang phobia yung akin sa bridge. Tapos yung ano, yung weather nila dito. So I have a nag-consult ako sa doktor ko. And yung doktor ko sabi sa akin is parang naninibago yung katawan ko kasi it's also sa anxiety kasi it depends also sa society, sa environment na kinagagalawan mo. Kasi ako, I was in the Philippines. Sa Pilipinas, mainit siya. Never siya nag-drop down ng 7 degrees sa Pilipinas. So, para sa akin, parang nag-ano talaga yung ano, yung katawan ko. So, yun ang naano sa akin. Doon nag-umpisa yung anxiety ko. And hindi siya talaga ano, hindi talaga siya, kumbaga yung feeling talaga is parang irita, maiirita ka na hindi mo maintindihan yung sarili mo, parang pinapanish mo yung sarili mo kasi hindi mo maintindihan kung anong nangyayari. You're trying to understand it but you cannot understand it. So yun ang ano ko. And then on the time kasi yung asawa ko, mayroon din siya anxiety, panic disorder yung asawa ko for how many years na ano na siya, before kami magkakilala nagkaroon siya. Kasi nasa dugo nila yung ano, yung anxiety and anti-depression, yung panic disorder. So ako naman, binigyan ako ng quarter lang ng ano ng doktor ko to, you know, to how can you call it? Kumbaga maibsan ko kung umaatake siya, maibsan. Tapos, in the time, syempre, I have to, kasi yung dapat ko mag-treatment ka, normally, nagkakaroon ng isang tao ng anxiety, so, kung nagninigarilyo, kung alcoholic, kung drug abuse ka, and then, iwasan yung mga kape. And ako naman kasi, hindi naman ako maano, kumbaga, hindi naman ako mahilig uminom ng mga kape, ng tea. And one day, nakakaisa lang ako mag-tea. Tapos, ano, hindi naman ako alcoholic, never naman ako nag-inom. Tapos, hindi naman ako smokers. Ang nakaano lang talaga sa akin is because I am very far away with my family. Tapos, wala akong pamilya dito. Tapos, yung temperature, yung environment, is everything talaga sa akin is different. So, that's really part, I mean, normal sa mga foreigner na gagaya ko na pumupunta sa ibang bansa na kumbaga para sa kanila is everything new sa atin sarili. Syempre mahirap siyang i-attach sa ating panloob. Kumbaga sa panlabas okay lang pero sa panloob mahirap siyang i-accept. So yun talaga ang nag-ano sa akin. Kumbaga everyday ko na yun na ano pag umaatake siya, as in talaga everyday talaga siyang umaatake. May time na hindi na ako nakakatulog, yun nagkakaroon ng isang tao ng insomnia, irritable ka, and hindi ka makafocus. Yung mga sintomas, yung mga senyales. Tapos depende lang talaga sa doktor kung nag-trigger talaga yung anxiety mo talaga na hindi mo na talaga siya makontrol. You have to search some, you know, may mga psychiatrist. Yung iba is psychotherapy. Yung psychotherapy and then psychiatrist is iba sila. Yung psychotherapy is kahit ano lang parang, kasi naano ko yan, na-experience ko yan yung psychotherapy. Hindi siya nakatulong sa akin. But hindi siya sa ano sa anxiety ko kasi nagkaroon ako, I will talk about it, yung first time ko nagkaroon ako ng panic disorder and then my depression. Kasi nung nagkaroon ako ng depression, doon ako nagkaroon ng psychiatrist. So, but before psychiatrist, nagkaroon ako first ng psychotherapy. So, yung psychotherapy talaga, mahirap siya. Kasi, ano lang, puro talking, and then meditation, hindi siya nag-proscribe ng medication. Kasi, they wanted na maging herbs lang ba, pero sa akin hindi talaga siya nakatulong sa akin. So yung anxiety ko talaga para sa akin parang ano, kumbaga nagiging ano, baga parang ritual ko na kung nangyayari siya, parang
I accept that na it is really, it is what it is, kumbaga, sa atin. Hindi natin yan maiwasan kasi lahat tayo mayroon tayo niyan. It depends lang talaga kung how strong you are, 'di ba? Kung how strong you are, tapos kumbaga how strong yung mga nakapaligid sa iyo, yung mga nakasuporta sa iyo, yung family mo, yung band ng family mo is nandiyan. So every one of us, we have different experience in our life, but yung anxiety talaga, it is really part of our life, our daily life talaga. So we have only to accept that, to embrace it. Kasi the more we resist it, the more it comes and the more it takes, kumbaga nagiging ano siya, nagiging more powerful siya kung nagre-resist tayo. So it's better to embrace it, accept it, that it is what it is. And the only thing you have to do is just like to meditate and breathing exercise. Pero sa akin, hindi talaga siya nakatulong yung breathing exercise. But kasi nasa ano talaga, nasa mindset talaga natin. Siyempre, yung pinaka ano talaga, yung pinaka na more na ano talaga is yung isipan natin. Kasi kung hindi ka nakaka-concentrate sa isipan mo, yung ano natin, yung heart natin is nagpro-protesta din. So that's why nag-aano sila, kung ito hindi siya sumusunod, tapos nadadala yung ano, yung ating heart, yun nagkakaroon sila ng kumbaga sa atin rally, nagra-rally sila kasi hindi sila agree sa kung ano yung gusto mo, tapos sasabihin mo, gusto ko yung ganito, wag mong ganyan. So syempre, kung hindi nasusunod yung mga gusto mo, yun nagpro-protesta. So yun nagkakaroon ng yung tao, para sa akin, nagkakaroon yung isang tao ng anxiety kung hindi nagkakaano, kumbaga nagkakasundo yung parte ng katawan mo kasi gusto mo dito at sila gusto nila dito. So yun, dapat talaga you have to talk to yourself also. You have to talk to yourself. And kung if it's for you na you need really help, dapat mag-seek ka ng help. Tapos naaano rin na kung gusto mo na malaman kung you are really have an anxiety, nakikita naman 'yan sa ano, sa blood. Kung nagpapaano ka, kasi dito sa ano, sa Belgium, iba kasi dito sa Belgium, they're very, kumbaga yung mga advantage talaga dito, kasi dito talaga makikita kahit sa dugong, makikita nila na kung may anxiety ka, kung may anxiety disorder ka. So yung ano talaga, kasi marami dito mga same symptoms, so yun ang ano, yung ang pinaka binabasehan nila na may anxiety ka. But kung hindi ka talaga comfortable, kung alam mo na may mali sa iyo, you have to seek like a heart specialist. Kung hindi ka talaga mapalagay, baka sabihin ng isip mo na mayroon ka talagang heartbeat, kasi syempre mayroon ka talagang problema sa heart. So kung gusto mo talaga na ma-answer yung mga katanungan mo, so you have to do that, 'di ba? Why not, 'di ba? Wala namang mawawala. So anyway guys, thank you so much. I hope you like my video. I hope na makatulong ito sa mga taong may mga anxiety. And laban lang guys, and wag lang tayo mawala ng pag-asa. And kung kailangan niyo talaga ng help, don't hesitate, kasi syempre para rin 'yan sa inyo, sa inyong sarili and sa mga taong nagdedepende sa inyo, sa mga pamilya ninyo sa Pilipinas or mga anak ninyo. And pray to God. I pray to God kasi sa kanya talaga magtiwala lahat, kasi siya lang nakakaalam lahat. So anyway guys, thank you so much for watching my video. See ya. Bye-bye.